Isang magandang araw po ang inihatid ko po sa inyo. Muli po, siyempre, ito po ang inyong lingkod, Mr. Michael Montoya, ang inyong katitsmisan, ang inyong guro sa Himpapawid, dahil tayo nasa radyo, at inyong guro din sa Facebook, dahil tayo ay nasa FB Live, at siyempre pa, at ngayon, magtuturo naman ako dito sa YouTube channel. So, subscribe nyo lamang po itong ating YouTube channel para at least kahit paano maging update po kayo sa mga pinopost po namin na bagong mga video para sa kaalaman po or para sa karagdagang kaalaman para sa mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers. Okay, ngayon po ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng Microsoft Outlook. Pag sinabi natin Microsoft Outlook, ito po ay isang email na kung saan ay connected po ito sa Microsoft Teams. Bakit Microsoft Outlook? Kasi ang Microsoft Outlook po, yan po ay i-connect po natin sa Microsoft Teams. And since ang Microsoft Teams at ang Outlook po ay almost or kung magagaling lang sila sa isang company, ang Outlook is product of the Microsoft and then ang MS Teams is also product of, of Microsoft. So nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating link doon sa isang account po natin ay maililink po natin doon sa MS Teams, Microsoft Teams. Medyo sabi nga ng iba, ay meron na po akong Outlook so pwede na po akong pumasok sa Microsoft Teams. So hindi pa po kayo basta makakapasok sa Microsoft Teams kung hindi po kayo mag-register o kung hindi nyo i-register ang inyong Microsoft Outlook sa Office 365. Okay, so paano po ba ang gagawin natin? Okay, una po ang gagawin po natin, syempre, visit lamang po natin ang Outlook.com. Okay. Pagkatapos po natin ng Outlook.com, so hintayin po natin mag-load yung Outlook.com and then create free account. So libre po ito, wala pong bayad ang Microsoft Outlook or ang Outlook email galing sa Microsoft. Create po natin ang account and then gawa po tayo, halimbawa MS Michael 2020. Okay. MS Michael 2020 and then na-click po natin yung next. So, create po tayo ng password. So, lalagay ko po yung password ko. Okay? And then hindi ko na po papakita sa inyo yung password. Ano po? Basta gumawa na lamang po kayo ng inyong email address using the Outlook. And then, i-type na lamang po ninyo ang inyong password. And then, click po natin ang next. And then, pangalan. So, syempre, ilalagay po natin yung ating legal name. Hindi po pwede yung mga alias po natin. So, lagay po natin dito. Okay. And then, next is, click po natin yung next. And then, syempre, tayo nasa Philippines. Lagay po natin ang Philippines at ang birthday po natin, September 3. So, September 3. 1975. Okay. So, September 3, 1975, yun po ang aking birthday. Tunay na birthday po yan. So, pwede po kayo mag-send ng gift sa akin. Okay. So, next is, click po natin ang next and then, may lalabas po dyan na, ang tawag po natin dito ay CAPTCHA, na kung saan ay, makikita natin ang different letters, letters. Minsan ay meron siyang combination ng number. So, H, V, T. Kung ano pong nakasulat dyan, ayun po, ilalagay po natin ano, N, V, Y, X, W, M, Y. And then, click po natin ang next. Okay, so we have a phone number. Hingi siya ng added security. Phone number, so tayo nasa, syempre, nasa Philippines tayo, dapat dyan ay plus 63. So, Philippines. Okay, umuugong yung ating, microphone, umuugong. So, 993, 853, 8435. And then, send, okay, magsesend po siya ng code. Ano po, mag-send ko siya ng code sa akin. So, try ko po kasi dito sa bahay po ay walang signal. Hirap po ako dito. And then, click ko po yung next.
okay, sana pumasok yung ano niya. Pero wala kang yung signal eh. Click ko po yung next. Okay. So, wait ko lang po yung text galing dito sa ano. Okay, ay salamat. Okay, so, and then lumabas po yung code niya. Pakita ko po sa inyo yung code. Okay. So, idagdag po natin dito. Okay. So, andito po yun, yung email, yung aking ano. So, pumasok po dito. Andyan nakalagay. So, si Microsoft po mismo ang nag-ano po sa inyo. Si Microsoft po mismo ang nagbigay sa atin ng security code. Okay? Okay. So, andito po siya. Andito po, yan po yung na-receive po ninyo, na-receive ko po. So, pagkatapos ko pong ma-receive yan, inilagay ko na po yung aking... O nandiyan na po yung aking code ay unti-unti iaano ko na po siya rito. Itatype ko na po sa aking itatype ko na po dito sa security code na pinadala sa akin ng Microsoft. Okay, security code or access code lalagay ko na po dito. Okay, so click ko po yung next. Okay, so ngayon, lalabas po itong stay, sign in. So, ibig sabihin, okay ka na, i-click nyo na lamang po. Depende sa inyo kung gusto ninyo yes or no. So, ako, kiniklik ko na lang yung yes. Kasi nasa ano ako, nasa sarili akong computer. Pero pag wala ako sa sariling computer, parati kong inilalagay dyan ay no. Okay, so now ay lumabas na po itong Outlook icon. Ito po yung bagong icon ng Outlook. And then, pagkatapos po niyan, ay check po natin. May lalabas dyan na welcome message. Mine-welcome po tayo ni Outlook. Okay. The next step is, paano natin siya maililink sa Microsoft Teams? Ano po? So, paano natin siya maililink sa Microsoft Teams? Okay. So, para mailink po natin siya sa Microsoft Teams, ganito po ang gagawin po natin. Okay. So, tinap po muna po. Okay. So, para ma-link ko po siya sa Microsoft Teams, ganito po. Ang gagawin ko, una, is sign out ko na po ito. Ano po? O kahit hindi na, para at least naka-login pa siya. So, punta po ako sa office.com. Okay. Pagkatapos kong pumunta sa office.com, click ko na lamang po ang switch to different account kasi may naka-sign in na dito sa aking account. Ano po? So, click to a different account and then click ko po yung aking email address. msmichael2020@outlook.com and then click ko yung sign in. Okay, after clicking the sign in, ito na po ang lalabas dyan. So, ini-invite po tayo na kumuha tayo ng premium. Click na lamang po natin yung next or pwede natin i-click yung X. Pero para mas maging malinaw sa atin, what is a Microsoft Office or Office 365? So, i-click na lamang po natin yan. Okay. So, and then, after that, makikita po ninyo. So, tingnan po ninyo, bakit na Microsoft Outlook ang pinapagawa ko po sa inyo? Kasi sa Microsoft Outlook po, kung titingnan po natin, nakalink na yung ating Microsoft Outlook. Nandiyan na rin yung ating OneDrive, nandiyan na rin ating Word, nandiyan na ating Excel, ang PowerPoint, ang OneNote. At ito ang kadalasan nating ginagamit sa ating opisina. Yung OneNote ay hindi pa masyadong ginagamit pero sa ngayon ay unti-unti marami nang gumagamit ng OneNote. To Do and then we have the calendar. At kung titingnan po natin, ano pa yung ibang applications na naandito? So, andyan si Skype, naandyan si Sway, naandyan si OneDrive, and then the other. So, we have also Bing, we have MSN, we have the... May mga reward system din po tayo dito. So, pwede tayo kayong makapag-redeem. So, tingnan po natin. Ano po? So, ang Department of Education po ay napakaswerte dahil ang mga teachers ay binigyan ng... libreng Microsoft 365 account. At ito nga po ay ginagamit ko na.
So for the sake of demo, ang ginamit ko ngayon ay itong gumawa ako ng bagong Office 365. Okay. Pagkatapos po niyan, so alam na po natin na naka-sign in na po tayo. Ang gagawin po natin is to download the Microsoft Teams. Ano po? So since may naka-download na po ako dito, saan po tayo magda-download ng Microsoft Teams? Okay? Saan po tayo magda-download nito? Tapin natin si Teams. Okay? So, pwede po tayo mag-download sa Teams. Andito po, microsoft.com. I-click lamang po natin yung ano yung pinag-click ko dito. Pinag-search ko na lamang po siya. And then, pinag-click ko yung Teams through your work or school. So, pinag-click ko po yan. And then, lumabas na po yung sign up for free. Ano po? Sign up for free or sign in. And then, download apps. And then, click na lamang po natin yung download. Okay. So, dalawa po ang pwede natin pag-downloadan. Pwede tayo mag-download sa ating desktop. Pwede po tayo mag-download sa ating mobile phone. Okay. And then, pagkatapos po niyan, since na-download na po natin siya, andito po, sa ibaba, ano po. Pagkatapos po niyan, na-download na po natin siya, ang next po natin gagawin is to look for the link na ibinigay po sa atin ng teacher natin. To look for the link na binigay ng teacher o kaya binigay ng friend mo. Pero usually, kapag ganito nga, ang teacher, halimbawa po, gumagamit ako, ibibigay ko yung link sa aking o bibigay sa akin ng teacher yung link ano po ng Microsoft Teams na ginawa ko. So halimbawa ay yung ginawa ko ng Teams, okay, so meron na po kasi akong ginawa na Teams. Try ko muna pong ang gagawin ko po ay ganito. Okay, so ang gagawin ko ay hiningi ko na yung link ko o hiningi ko na sa teacher yung link ko. Pwedeng ibigay ko rin or pwedeng hiningi ko na sa teacher yung link at pwedeng ibigay ko rin sa teacher ko yung aking email address sa Outlook kasi yun ang aking official Office 365 account. Pagkatapos nun, ang gagawin ko naman ngayon, since nakalagin ako, or meron akong MS Teams. Log out ko muna po yung aking MS Teams para maintindihan po natin ano po kung paano tayo makakapasok sa MS Teams. Okay. So ito po. Anin ko muna po ito. Okay, so window capture. Okay, so ito. Asan yung ating MS Teams? Okay. Andito na yung Teams. So, andito po siya. Kita ko po siya sa inyo. Wait po. Duplika sa iyo natin. So, ito po yung MS Teams natin. Okay. Ito yung ating login sa MS Teams. Kita po lang po. Ang nakikita po ninyo ay yung login na area ng Microsoft Teams. Nakalagay po dyan. Enter your work, school, or Microsoft account. Okay, so nakalagay po natin dyan. Even sa Michael 2020 at outlook.com. And then click
po natin ang sign. So, pakaklik natin ang sign in. So, just wait for a moment. At lalabas na po dyan yung ating Microsoft Teams. So, ngayon ang makikita po ninyo ay yung ganito lang yung logo ng Microsoft Teams. At nakalagay dyan yung word na loading Microsoft Teams. So, antabayanan po natin yung paglabas ng Microsoft Teams. Since ang ating email address ay binigay na natin sa teacher at ito ay dinagdag na sa MS Teams na kung saan dapat tayo nabibilang, ito ang lalabas sa inyong monitor. You've been invited to DepEd Region 5. Kung halimbawa ako nag-ano sa inyo, kung ako ang nag-invite sa inyo, yan ang lalabas, DepEd Region 5. Kung yung iba naman ang lumalabas dyan, yung pangalan, yung domain name na kung saan, kung sino ang nag-invite sa inyo. Maaring DepEd, kaya maaring DepEd or Department of Education mismo. So, depende. Depende kung anong domain ang nag-invite sa inyo para kayo maka-join sa MS Teams. And then, sunod is i-click na lang po natin ang continue and then click natin yung accept. So, the resources is not shared by the Microsoft. The organization DepEd Region 5 would like to sign you in. So, and then, just a moment. Ngayon, lalabas na or hintayin natin na lumabas yung MS Teams. At makikita ninyo yung GUI or yung pinaka-dashboard ng MS Teams. Okay, so, andito na yung kanyang intro. Okay, so, hindi lang natin na-setify sa intro natin. Okay, so, we're switching to your other account. Just take a moment. So, DepEd Region 5 dashboard. Kasi yun ang ginamit ko para sa mga estudyante dito. Okay, ito na yung logo ng Microsoft Teams. And then after that, ay lalabas na yung dashboard ng Microsoft Teams. So, kung kayo ay baguhan sa Microsoft Teams, ito ang lalabas. You're joining Teams as a guest. So, sinasabi niya, ano ang status mo sa pag-join mo? Bakit guest? Kasi ang ginamit ko po ay sa paggawa ng MS Teams ko ay ginamit ko po ay r5-1.deped.gov.ph. So, ang pinag-add ko po ay outlook.com. So, siya ay magiging guest lang. Pero kapag ang dinagdag ko po ay r5-1.deped.gov.ph, ang lalabas po dyan, siya ay isa sa siya ay isang member. And then, pwede natin siyang gawing isang owner. Okay. And then, click lang po natin yung next. So, hintay lamang po tayo ilang sandali para lumabas na yung pinaka dashboard ng ating Microsoft Teams. Okay. So, ito yung dashboard ng Microsoft Teams. So, bagong-bagong gawa siya. So, meron na siyang channel. Ang teams na nakalagay dyan ay Grade 6 sa Prudence, 2020-2021, and then nakalagay dyan General. Sa General, dyan natin nilalagay yung mga information na gusto natin ibigay sa estudyante natin. And sooner or later, magkakaroon tayo ng different channel dyan, private channel, na kung saan sila-sila lang magkakagrupo ang magkikita-kita. Okay? So, next, makikita din po natin dito ang different parts ng Microsoft Teams. Ang general ay ito ay isa sa part ng ating Teams at ito ay isang channel. Okay? So, ito yung Teams channel and then pag pinag-click mo natin yung files, dito ina-upload ng teacher yung kanyang mga assignments at dito na rin ina-upload ng estudyante yung kanilang sagot sa assignment na ibinigay ng teacher. So, meron siyang upload. Ayan, nakikita po ninyo, merong upload. And then, nakalagay din dyan ang link na kung saan pwede natin i-share yung link. Ayan. Pag pinag-click natin ang link, lalabas yung URL. And
natin, pwede rin po tayong magdagdag ng storage device natin. Ano yung mga storage device na pwede natin gamitin? So, nandiyan SharePoint, may Dropbox, merong Box, at meron ding yun, Google Drive. So kung may Google account po kayo, pwede po nating i-incorporate siya dito sa Microsoft Teams. Ganito po kaganda ang Microsoft Teams. Kasi open, meron siya mga plug-in, mga third-party plug-in na pwede natin magamit para sa ating pagtuturo sa mga estudyante. At para din sa mga estudyante, kasi kung mayroon silang Gmail account or Google account, pwede nila itong magamit. And then, nandito rin ang class notebook. Class notebook, ito naman ang pagsusulatan ng mga estudyante natin. Although, meron din silang physical notebook sa harap nila, meron din silang class notebook na dapat. So, ilan ba ang subject nila? So, pwede rin silang bumili ng sariling notebook. Okay naman kahit yung lumang notebook lang, pwede kasi online class naman ito. So, may mga ililista lamang nila yung mga importanteng bagay na sinasabi ng teacher na alam natin na hindi naman na natin makikita sa libro, makikita lamang natin to sa explanation ng teacher. And then, yung assignment naman na nakalagay dyan or dyan inilalagay ng teacher yung assignment. At syempre pa, ang importante sa lahat itong grades. Dahil dito sa grades na ito, makikita natin ang standing ng bata pagdating sa assignment, pagdating sa pagdating sa assignment or other performance na pinapagawa ng teacher.